Magandang araw mga mag-aaral! Narito na naman tayo upang matuto ng mga bagong aralin tungkol sa Asya. Ako si Teacher Tony Lynn Rolion de los Reyes mula sa Nabunturan National Comprehensive High School, Nabunturan West District, ang inyong magiging guro sa Aralin Panlipunan 7. Ihanda nyo na ang inyong mga module at sabay-sabay nating pag-aralan ang Asya. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan ko na maihahambing ninyo ang mga kabihasnan sa Asya. Bago tayo tumungo sa ating aralin sa araw na ito, balikan muna natin ang inyong mga napag-aralan sa nakaraang aralin. Sa nakaraang aralin, napag-aralan ninyo ang konsepto ng kabihasnan at sibilisasyon. Sa puntong ito, bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang isulat kung ano ang kahulugan ng kabihasnan at sibilisasyon o kung ano ang pagkakaintindi ninyo sa mga konseptong ito. Natapos nyo na ba ang gawain? Ngayon, ibabahagin ninyo kung ano ang naintindihan ninyo sa konsepto ng kabihasnan. Magaling mga bata! Ang kabihasnan ay ang pamumuhay ng mga tao na kanilang nakasanayan o nakagawian. Ano naman ang naintindihan ninyo sa konsepto ng sibilisasyon? Tama! Ang sibilisasyon ay isang masulong na yugto ng kaunlaran ng isang lipunan. Bago natin tatalakayin ang aralin sa araw na ito, nais ko kayong dumako sa pahina 4 ng inyong module. Makikita ninyo sa pahina 4 ang tatlong panahon, ang panahong Paleolitiko, Neolitiko, at Metal. Sa bawat konsepto na nakalista sa ibaba ng chart ay ilalagay ninyo kung saang panahon ito nabibilang. Malinaw ba ang panutong mga bata? Kung sa ganon, simulan na natin ang gawain. Natapos na ba ninyo ang gawain? Sige nga, tingnan natin kung tama ba ang inyong sagot. Sa panahong Paleolitiko, nadiskubre ang apoy at ang buto ng hayop. Sa panahong Neolitiko naman, nadiskubre ang pagtatanim, permanenteng paninirahan at pag-aalaga ng hayop. Sa panahong ito rin nadiskubre ang sibat at kutsilyong yari sa bato. Sa panahong metal naman na diskubre ang pagpapanday. Sigurado akong kayo ay nasiyahan sa ating gawain at alam ko na sabik na kayong matuto pa tungkol sa ating pag-aaralan ngayon. May tatlong kabihasnan tayong pag-aaralan ngayon. Una, ang kabihasnan ng Sumer. Ikalawa, ang kabihasnan ng Indus. At ikatlo, ang kabihasnan ng Shang. Magsimula tayo sa kabihasnan ng Sumer.
Ang Mesopotamia o Iraq sa kasalukuyan ang kinilala bilang Cradle of Civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Ang Fertile Crescent ay isang arko ng matabang lupa na naging tagpuan ng iba't ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulf hanggang sa dalampasigan ng Mediterranean Sea. Sa lugar na ito, matatagpuan ang ilog ng Tigris at Euphrates, kung saan umusbong ang kabihasnan. Nagkaroon ng malawakang pagtatanim ng trigo at barley sa mga lugar na ito at pinaniniwalaan din na natuto silang mangaso at mag-alaga ng mga hayop. Ang matabang lupang taglay ng Tigris at Euphrates ang nagbigay daan sa pag-usbong ng kabihasnan ng Sumer. Ito ay itinuring na pinakamatanda at pinakaunang kabihasnan sa daigdig. Dahil sa kanilang pinagsanib na kakayahan at paniniwala sa Diyos, naitayo ang templo na tinawag na Ziggurat, ang pinakamalaking gusali sa Sumer. Sa usaping pamumuhay naman, may kanya-kanyang espesyalisasyon ang mga Sumerian na naging hudyat sa pag-uuri ng tao sa lipunan. Mataas ang tingin sa mga pinunong hari, kasunod nito ang mga mangangalakal, artisano at mga scribe, at sa huli ang mga magsasaka at alipin. Ang mga Sumerians din ang nakatuklas sa sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiform, kung saan ay naitala ng mga scribe sa mga clay tablet ang mga mahahalagang pangyayari. Natuklasan din ang paggawa ng palayok, paggamit ng perang pilak, paggamit ng lunar calendar at decimal system. Ngayon, dadako naman tayo sa kabihasnang ng Indus. Sa Timog Asya makikita ang lambak ilog ng Indus at Ganges. Tulad din ng ilog Tigris at Euphrates ay umaapaw rin ito taon-taon dahil sa pagkatunaw ng yelo sa bundok ng Himalayas na nagiiwan din ng mga banlik na nagpapataba sa agrikultural na lupain nito. May dalawang importanteng lungsod ang umusbong dito, ang Harappa at Mohenjo-Daro. Planado at organisado ang mga lungsod na ito na ipinakita sa mga lansangang nakadesenyong kwadrado o grid pattern. At pare-pareho ang sukat na bloke ng kabahayan. Dahil sa sagana sa mga punong kahoy at metal, pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga tao dito. Natuto rin silang makipagkalakalan sa mga karatig lungsod. Pinaniniwalaan na ang mga mangangalakal na ito ang unang gumamit ng sistema ng pagsulat ng Indus. Ito ay ang pictogram. Sa pagkakataong ito, pag-aaralan naman natin ang kabihas ng Shang. Naging tagpuan ng kabihas ng Shang ang ilog ng Wangho na tinawag ding Yellow River. Tuwing pagkatapos ng pagbaha, ang tubig nito ay nagiiwan ng loess o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural na malapit dito. Mayroon ring mga pamayanang umusbong dito bago pa ang Shang. Ito ang kalinangang Yangshao at Lungshan. Pagtatahi ang pangunahing gawain sa panahong ito. Bagamat mas permanente ang pamayanang Lungshan, nagkaroon din naman ng kontribusyon ang pamayanang Yangshao. Isa sa mga pangunahing gawain ng Yangshao ay ang paggawa ng tapayan. Nahigitan at napaunlad ito ng Lungshan sa pagkatuklas ng Potter's Wheel. Natuklasan rin ang sistema ng pagsulat na tinawag na calligraphy na nagsilbing tagapag-isa ng Chino. Marami ba kayong natutunan tungkol sa kabihasnan sa Asya? Magaling!
upang ating masubok ang inyong mga natutunan tungkol sa kabihas ng Sumer, Indus, at Shang. Nais kong sagutin ninyo ang gawain isa, pangalawa, at pangatlo sa pahina 8 hanggang 9 ng inyong module. Isa na namang aralin ang natapos at natutunan ninyo. Para sa mga karagdagang gawain, sagutin lamang ang mga gawain sa pahina 10 hanggang 13 sa inyong module. Hanggang sa muli, ako si Teacher Tony Lynn Rolion de las Reyes mula sa Nabunturan National Comprehensive High School, Nabunturan West District, na nagsasabing dito sa TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. Bye-bye!